Nitong mga nakalipas na buwan ay patuloy pa rin pinag-uusapan ang di umano'y paglipat ni Bea Alonzo sa GMA Kapuso Network. Sa kasalukuyan kasi ay wala kasing exclusive contract si Bea Alonzo sa alinmang TV network ngayon. Matatandaan pa nga na nilisa na niya ang Star Magic nitong nakaraang taon. Ang mga upcoming project nito ay mula sa Star Cinema kung saan kasama niya si John Lloyd Cruz at isa pang pelikula rin kung saan kasama niya si Alden Richard. Dahil sa pagkakatanggap niya ng proyekto outside Star Cinema, ay lumaki ang usapang lilipat na nga siya sa Kapuso Network. Ngunit itong nagdaang linggo lamang ay lumabas ang balitang tinanggihan na umano siya ng GMA dahil sa laki ng talent fee na hinihingi nito. Sa kanyang latest YouTube vlog ni Ogie ay napag-usapan na magpartner na sina Ogie Diaz at Mama Loy ang patungkol sa isyong ito sa paggitan ng GMA at ni Bea Alonzo. Nagbahagi ng kanyang statement si Ogie Diaz hinggil sa pinag-uusapang TF na tinanggihan umano ng GMA kay Bea Alonzo. Itinanggi umano ni Shirley Kwan, bagong manager ni Bea, ang nasabing pagtanggi sa kanila ni GMA dahil sa mataas na TF ni Bea ayon sa kwento ni Ogie Diaz. Napabalita na gagawa ng teleserye si Bea Alonzo sa GMA 7 pero confirm lang na ay gagawa siya ng movie with Alden produced by GMA Film, kwento ni Ogie. Feeling ko, hindi yan dahilan na mataas ang talent fee. Tanong muna natin ang kasagutan kung may alok ba kay Bea Alonzo. Kaya nagkaroon ng issue na mahal ng TF ni Bea. Mahal daw ang per day niya, dagdag nito. Dahil dito curious ang napatanong si Mama Loy kung magkano nga ba ang maaaring talent fee ng isang artistang kagaya ni Bea Alonzo na maituturing na isang A-lister. Bilang isang manager din, partikular na si Liza Soberano ay tiyak na may idea si Ogie Diaz sa maaaring TF ni Bea at ibinahagi nga niya ang tantya niya na siyang ikinagulat ni Mama Loy. Kung ako, kung ibabase ko sa narating ni Bea sa industriyang ito, yung kinalalagyan ni Bea kung nasaan na ba siya ngayon, feeling ko kung ako yung manager niya, nasa 400 to 500,000 per taping day, ani Ogie. Abangan natin kung anong masasabi ni Bea dyan kasi ang naririnig din natin ay itinanggi ng kampo at ng manager ni Bea na sila ay tinanggihan ng GMA. Marami na talaga nag-aabang kung magiging Kapuso na rin ba si Bea tulad ni John Lloyd at kung posible nga kayang magsama sila sa isang project sa GMA. Anong masasabi nyo dito sa balita natin mga ka-showbiz? Magbigay lamang po tayo ng komento at opinion. At kung bago ka lang sa akin channel, ay huwag mong kalimutang mag-like at mag-subscribe at pindutin mo na rin ang notification bell button para updated kayo sa mga showbiz balita. So that's it mga ka-showbiz. Hanggang sa muli. Thanks for watching.